Tinatawagan kita, bakit di mo sinasagot ang cellphone mo? Wala. Sobrang busy lang kasi. Hanggang kailan mo pagtatakpan si Nathan, Johanna? Kapatid ko siya. Gusto ko lang siyang protektahan. Bakit pa kailangan ungkatin pa yung nangyari? Malaya ka na, Daniel. It's pointless. Ang laking gulo na ginawa sa akin ni Nathan. Halos mamatay ako, Johanna. Tatingin mo, palalampasin ko lang yan. Hanggat hindi nililinis ni Nathan ang pangalan ko, hanggat hindi siya nakumulong, hindi ako titigil, Johanna. Sabi ni Nathan, nakita ka raw niya. Sinusundan mo raw siya. Totoo ba ito o gawa-gawa niya lang yan? Totoo, Papa. Gusto kong alamin kung anong lahat ng kinikilos niya. Kung anong iniisip niya sa mga oras na to. Gusto kong malaman kung bakit niya ako pinakawalan sa tinurong niya ang demanda laban sa akin. Pero malaya ka na, di ba? At malaya na rin si Nathan. Malaya niyang nagagawa ang lahat ng gusto niya. Kailangan niyang panagutan ang lahat ng ginawa niya sa akin, Papa. Nakulong ako at muntik na akong mamatay. Anong gusto mong gawin? Gantihan siya? Kailangan pong managot ni Nathan. Hindi lang sa akin, kundi pati sa inyo. Kailangan niya pong pagbayaran ang lahat ng ginawa niya. Kailangan niyang aminin kung anong totoo. Simulan ang bago nating buhay, Katrina. Ipapakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Magandang araw ho, Ma'am Katrina. Magandang araw din ho. Bullying kita. Alam mo nga, mas mabilis ako sa'yo. Kita din lang dito. Nakikita mo lahat yung lupain na yan? Hmm? Lahat yan ibibigay ko sa'yo. Yun nga lang, hindi ko alam kung paano. Pero pinapangako ko sa'yo, diyan natin itatayo yung palasyo natin. Isang kastilyong buhangin. Alam kong may kinalaman si Katrina sa mga plano mo. Pero kung ano man yun, hindi ka magtatagumpay. Hindi mo makukuha si Katrina. Hindi kita susukuan, Katrina. Paalam, Daniel. Siguro.
Mababalik din ang pag-ibig mo para sa akin. Thank you.